Hello po, Dr. Richard Mata po. Pag-usapan natin ngayon yung overfeeding sa mga newborn. Dahil maraming pasyente kaming nakikita na karamihan ay most likely overfeeding. Yung mga complaints na halak. Yung halak yung may maingay yung kanilang dibdib. Or sometimes yung kanilang ilong, no? Parang barado yung baby. Usually, ang mga age nito nasa 1 month and below. Ngayon, pag check up namin, wala naman ako nakikitang naririnig na makapal na plema. So, ang tanong, bakit ganon, no? So, ang karamihan na observasyon ay overfeeding pala yung baby. Kasi, parati humihingi ng milk. Siyempre, parati din bigay. So, ending, na-overfeed. Alam nyo ba ang stomach or yung chan ng baby ay singlaki lang ng bola ng pingpong, no? Bola ng pingpong, di ba? Ang liit-liit nun. So, madali lang siyang mapuno. So, konting dodo ng baby, puno na yon. Kaya lang, kailangan yon i-digest before kailangan uminom ulit. Kaya lang yung baby, humihingi na naman siya after 1 hour or 2 hours. So, ang ending, nag-overfeed. Ang ideal time na makaka- feed ang baby is nasa 3 to 4 hours interval. Especially sa mga age na ganun, like 15 days pataas. Kasi yung mga newborn, like for example, 1 day, 2 days, 3 days old, halos wala pa kasing gatas ang mother noon. So ang ending, sige lang siya dodo ng dodo, wala pa naman ding lumalabas. So okay lang yung basta newborn pa, yung mga 1 week old, parating padidiin ng breast milk para lumabas yung gatas ng mother. Pero pag tumapak na ng mga 2 weeks, malakas na yung gatas ng mother. So, pag pinadodo mo ng every hour yan, mag-overfeed. Ngayon, pag dodo ng baby dahil busog pa siya, lalabas yung gatas, pabalik sa esophagus. So, yun yung lalabas dito sa bibig, no? Labas yung gatas sa bibig. At meron ding iba, pumunta sa ilong, pero sa likod dadaan. So, babara yung ilong at magkakaroon ng irritation. Kaya pag huminga, parang may sipon. Eh, wala namang lumalabas na sipon, kundi gatas pala yung nagkaroon ng irritation. At pangatlo, may pumupunta din na gatas papunta sa likod or sa baga. Kaya pag hinga ng baby, parang may halak, no? Ibig sabihin, napunta na yung gatas sa bibig kasi nga nag-reject na yung chan dahil busog na. Yung buong chan ng baby, itong stomach natin, no? Itong chan natin parang malaki. Pero actually, yung sa baby, singlit lang ng bola ng pingpong. At yung ibang parts naman is, ano naman yung bituka naman yun. Hindi naman pumupunta ang gatas sa bituka, kundi yung dumi lang. So, ibig sabihin, kailangan talaga ng rest. So, ang baby kasi, katulad lang yan sa atin, nabuboard, no? Kailangan ng entertainment. Eh, ang baby, ano bang alam na entertainment ng baby? Hindi naman siya nanonood ng TV. Hindi naman siya nakakahiram ng cellphone. Hindi naman niya naiintindihan yung mga laruan. So, kung tanongin nyo ano ang enjoyment ng baby, siyempre, ano, hindi magdodo lang ng dodo, feed ng feed. Pero siyempre, hindi pwede siya ng feed ng feed. Kaya lang, ang baby, para sa kanya, bored siya eh. Yun ang kanyang gustong gawin. So, kaya humihingi siya ng humingi. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na ngumanga nga siya, yung bibig niya nag-open siya. Ibig sabihin, magbibigay ka ng milk noon. Kaya lang, yun lang kasi ang alam niyang enjoyment. Kaya gusto siyang humingi ng dodo kahit busog pa siya. Dahil nga, hindi pa siya nakakita ng mabuti. Yung mata niya, medyo malabo pa. By the age of 3 to 4 months, dyan na pa yung maglinaw-linaw. Kaya yung mga laruan na appreciate na niya. Kaya hindi na siya humingi masyado dahil ng milk, dahil marami palang enjoyment sa buhay. Pero yung ganong edad na mga 1 month old and below, halos wala yan siyang naiintindihan. Kaya para sa kanya, milk is life. So actually, dalawa lang ang kayang intindihin ng baby sa mga 1 month and below. Which is yung pag-milk, pagdodo, and number 2 is sayaw. Ibig ko sabihin, pag ang baby ay bago lang nagdodo, huwag mo kagad ipadodo ulit kasi humingi. I-divert mo into dancing. Kasi
ano yan eh, para yan ma-digest mo na yung milk niya before ka mag-feed ulit in the next 3 or 4 hours. Huwag yung every hour or every 2 hours kasi po, ma-overfeed na yung baby. Ginawa ng Diyos na system yan eh. Kasi, ang purpose nun na pag nag-sumayaw ang mother, ang purpose nun, nag-e-exercise kayo, at the same time, yung baby, nagda-digest siya ng kanyang milk. So, ibig sabihin, magsislim down yung mother, magiging sexy ulit, tapos yung baby, nakaka-rest yung tummy niya para pagdating ng bagong milk, hindi niya i-susuka. So, importante po yung rest, both sa baby and sa mother. Ganun po yung system. Huwag ka pong makonsensya na umiyak na naman siya, ipadodo mo na naman ulit. Intindihin mo na kailangan man ng rest period. Hindi naman pwedeng yung baby ang mag-dictate kung overfeeding siya o hindi. Hindi naman niya alam anong overfeeding. Kanya lang is, naghahanap siya ng entertainment. Ibig sabihin, kunyari ganito, kunin ko ang cellphone nyo, i-off ko ang TV, tapos sabihin ko, wala mo nang mag-usap-usap with each other, pero lagyan ko kayo ng mga pagkain sa harap, ano mangyayari? Diba ang mangyayari? Dahil wala tayong ibang entertainment, wala tayong cellphone, walang TV, walang kausap, anong ending? Sige tayo kain ng kain. Kasi wala tayong entertainment. Ibig sabihin, ang tao ay naghahanap ng entertainment. Kaya lang tayo, dahil marami tayong alam, marami tayong enjoyment, hindi tayo naghahanap na ng pagkain parati. Ang baby, dahil wala pa siya masyadong knowledge of information or enjoyment, ang ginawa niya, ang milk is life. Yan na lang ang kanyang gustong gawin para ma-entertain siya. Pero ang truth is, dapat sa newborn, maintindihan nila na dalawa ang enjoyment. One is milk, and number two is dancing. So, kailangan pasayawin nyo ang baby para ma-enjoy siya na hindi lang siya mag-focus doon sa kanyang milk. E sabi ko nga, kung pwede ko nga mariseta ang sayaw, irereseta ko ang sayaw eh. E hindi ko naman narereseta ang sayaw dahil kayong parents naman ang magbibigay nung paano isayawin ang baby. Huwag lang kagad makonsensya na pag umiyak, kailangan dodo kagad. Kailangan sayawin natin dahil ano ba ang mas matalino? Diba ang mas matalinong baby? Kunwari lang ha, na pwede nating ma-interview ang baby. Alin ba ang mas matalino? Yung baby nang alam lang ay the best thing in life is milk? O yung baby magsasagot na milk and dancing ang importante or ang kasayahan ko sa buhay? Ibig ko sabihin, turuan nyo siyang ma-enjoy na isayaw siya para hindi siya mag-focus lang sa milk. Bakit? Dahil sanay ang baby na kinandong mo siya, kinarga mo siya sa loob ng iyong tiyan, ng iyong mattress for 9 months. So, kailangan, gusto din niya yun na nafe-feel yung bonding nyo na kahit wala na siya sa mattress nyo, feeling pa rin niyang parang nasa loob pa rin siya dahil naririnig niya yung heartbeat mo, na nafe-feel niya yung warmth mo. So, naririnig niya yung boses mo. So, importante sa baby yon. So, huwag mong ipagkait yon. Huwag mong i-divert lahat lang sa milk dahil nakakapagod ng karga. Pero, natural yung exercise ay nakakapagod. Kaya, sinadya ng Diyos yun na pagkarga ka ng karga, nakakaslim yon para sa parents, para sa mother yon. Huwag nating i-divert ng hindi ka magsakripisyo ng sumayaw kasi po, para sa health din ng mother yun. Kasi by that time, babalik na yung katawan mo. Magiging slim ka na ulit. O at least yung regular na fitness mo before your nagbuntis ka. So I hope may naintindihan tayo ngayong araw. At pakishare po at maintindihan ng iba. Dahil ang dami pong babies na overfeeding. Napansin po namin yan from 1 week to 1 month. Ang dami pong overfeeding. So, with this video, sana po may natutunan kayo. Magandang araw sa lahat.